love, napansin ko parang tahimik ka simula nung umalis tayo sa restaurant, tapos sumakay tayo sa sasakyan pag-uwi natin dito. Parang ang lalim ng iniisip mo. Si Benjo. Love, nakita ko yung kamay ni Benjo. Stable yung kutob ko sa kanya eh. May missing thumb siya. Kagaya ng lalaking nakaksidente sa atin noon. Bakit? Sa tingin mo ba siya yung nakabangga sa atin? Kasi kailan lang daw yung aksidente niya sa kamay. Pero ewan ko, hindi ako naniniwala sa kanya eh. Kasi kapag kinakausap ko siya, hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Parang ang ilap niya, kausap ako. Love, parang ang hirap naman mag-judge ng tao dahil putol lang yung daliri niya. Pero love, siguro hindi naman masama na kung kakausapin mo si Wena about sa boyfriend niya kay Benjo. Anong tatanong ko sa kanya kung bakit na aksidente yung boyfriend niya, kung paano na putol yung daliri. Kasi lang, hindi ako matatahimik nito eh. Hanggat hindi ko nalalaman yung totoong pagkatao ng Benjo na yun. Basta iba yung utok ko doon sa lalaking yun eh. Sige, sige. Tatimingan ko yung pagtatanong kay Wena. Oh, please ha. Mommy? Daddy? Magugunit lang po ako sa inyo. Pero ipapakita ko po muna to. Oh, ang ganda naman. Kami ba to? Opo. Tayo po yan. Sino tong isa? Si Tito Wena po yan. Sinama ko na rin po siya kasi family na rin po natin siya, di po ba? Sa Lucena, nakarehistro yung sasakyan ni Benjo, Vince. Ang dito ko sa LTO ang may access ng records ni Benjo. Pero kung di ako matutulungan ng mga pulis dito, ako nagagawa ng paraan para mahanap yung Benjo na yun. Naniniwala ka ba na si Benjo nga ang hinahanap natin? Vince, duda pa lang naman ako sa kanya eh. Siya man o hindi yung taong hinahanap ko. At least ginawa ko yung best ko para mahanap ko yung taong pumatay sa anak ko. Pero may problema ako sa sasakyan mo eh. Maayos papeles niya na. Benjo, hindi mo kasi napirman tong, ano, tong request to transfer. Eh, kailangan mo mapirman to. Ang tokuha naman. Ba't kasi ngayon mo lang inasikaso yun? Tagal lang ng coach sa'yo. Sensya ka na, Benjo. Eh, kailangan mo talaga mapirman to. Hindi ko to maililipat sa pangalan ko. Huh? Sige na. Para tapos na tayo. Bahay niya, pare. Laki, ah. Napakalayo naman itong Lucena para makarating sa Maynila. Mukha nga walang tao kasi sarado na yung bintana. O, tignan mo nga. Nakalak pa itong gate. Wala pa yung sasakyan sa loob. Paano ito? Teka. Tao po! Tao po! Eh, boss. Pwede po ba magtanong? Ano yun? Yung nakatira dito si Benjo Alvarez, kilala niyo po ba? Ah, si Putol? Bakit niyo hinahanap? May atraso din ba sa inyo? Hindi, tatanong lang namin yung tungkol sa sasakyan. Wala na sila dito. Di na namin nakikita. Sila? Teka, ano pa bang alam mo tungkol kay Benjo? Mayabang. Dumadalawa ng kinakasama yung lokong yun. Nagsasabay dalawang babae. Pero nagkahiwaiwalay na din sila. Hindi ko nga maalala pangalan nung huli. Magaspang, ugali, gaya niya. Alam ko na ako nung na yan dati.